And good afternoon, everyone. For today, I'll go ahead and start with the discussion of Module 2, which is drawing shapes and polygons. And by the end of this discussion, you should be able to at least know how to create a Java program that uses graphics components such as lines, rectangles, rounded rectangles, polygons, and polylines, and as well as the addition or the implementation of arc in your program. So yun yung magiging focus ng discussion natin. So let's start our discussion with this part, drawing lines, rectangles, and ovals. So this part here will actually present the methods for drawing lines, rectangles, and ovals. And this is actually very effective to discuss once na sumasabay kayo sa akin na mag-program. Okay, so I want you guys to prepare your IntelliJ or your NetBeans para subabay sa akin na mag-code because it's very important for us to have like a demo or a hands-on demo kung paano nga ba gumagana itong program natin. So I have here the first program in which I will demo, which is the Lines, Rects, Ovals, JPanel program. So I want you guys to create a class with that kind of name. Lines, Rects, Ovals, JPanel. Yan yung magiging pangalan ng class natin. So, in this particular class or program here, you can see naggagawa tayo dito ng lines, rectangle, fill rectangle, 3D rectangle, round rectangle, and oval na tinatawag natin. And each particular graphics component here will now be using the following methods in which you have to remember and you have to be very familiar with because your performance check, iisa lang naman yung question nyo for performance check, pero it's somehow challenging because you need to produce a certain output. Okay, pagdating dito. So, punta tayo dito. Sa IntelliJ. Punta tayo sa IntelliJ. I-prepare ko lang itong, ano natin, itong methods na to. Kasi, magpe-play ito ng napakalaking role sa pagko-code natin. Itong methods na gagamitin natin later on. Okay, so I want you guys to at least prepare your IntelliJ. Teka, dito na lang itong mukha ko para at least interactive tayo, nakikita niyo yung mukha ko. Kasi sabi nila, mas interactive daw pag may mukha ang teacher. Nakikita. Ayan. Sige. Let's create a program here named Lines, Rects, Ovals, JPanel. So I hope your what do you call this one? Your IntelliJ or IDE, any IDE is currently open para at least masabayan niyo ako. So gawa tayo dito ng class. Lines, Rects, Ovals, JPanel. And of course, the main method. Mas maganda po na habang nagko-code ako, sinasabayan nyo, huwag nyo pong antayin na i-ano natin, i-screenshot yung codes. Kasi mas maganda kung hindi nyo malagpasan yung line per line ko ng discussion dito. Now, let's import the following packages since our discussion is focused on lines and rectangles, ovals, mga ganyan. So of course, let's try to import first the color, which was discussed last week, and the entire graphics. So sa loob kasi ng graphics na to, nandito lahat ng lines component natin, the method, draw line, draw rec, yung mga ganyan, fill rec, and so on. So for now, ganyan muna siya. And let's go ahead and use the panel and the J-frame in which we will place our things. Okay, so dito, extend natin. Alam naman natin ang purpose ni extend, di ba? So we are trying to at least call the JPanel component ng minsanan and we are trying to call using what we call the super classes. So sa loob ng public static void or the main method here is where we will now place the title of the JFrame. Okay, so instantiate natin si JFrame natin, rectangles and ovals. Ayan. So, yun yung title natin, no? Let's also set the default close operation. Tapos, JFrame.exit and close. Now, let's create or
or yeah, let's create an object here and instantiate its constructor, which is the same name of the class, and let's name that as paganyan, which is the small letter. Tapos yan, instantiate tayo ng object na to para tawagin natin later on itong lahat ng components na ilalagay natin dito after the class name here. Okay, so let's also set the background color of this particular panel as white. Yan, white. Now let's add that JFrame. Okay, let's add that frame dot add. Okay, lines. Yan, and let's add the size, which is given to na lakihan ko na konti siguro yung ano, yung value nito. Siguro around 200 or 300 na lang para mas malaki. Frame, tapos set visible natin, which is true. And since this is actually the first part of your main method, it's very important for you to run para makita natin if everything is working perfectly fine. Tignan natin ng konti. Ayan. So we have here the JFrame. So therefore, we are on the right track. So first of all, okay na tayo dito sa main method. Let's now proceed with this object that we instantiated. That object we instantiated is actually the class here. That's why we will place the public void paint component, which was discussed as well last week. Component graphics G. Ayan. Tapos sa loob neto is where we will call the graphics component of everything. And we will set the background into white as well. And white. So first of all, let's try to draw this line here. And gusto natin kulayan muna si line. So first of all, you have to make sure to set the color. And so far, we already know how to set a color, especially those default colors that we have here. So set the color into red para makita. And this time, before natin gawin to, let's try to take a look at this draw line method here. The draw line method has four parameters. X, Y, X1, Y1, X2, and Y2. Now, it will actually draw a line between the point X1, Y1 at the point X2, Y2. What does it mean? So when we say X1, Y1, meaning you are actually trying to draw a line between this particular point and two particular points. So we have actually, let's try to draw this example here. Draw line. Limbawa, ito. 5 and 30. The x value is 5. So halimbawa, this is the coordinate system. The x value is 5 and the y value is 30. So that means, so kung mag-i-start tayo dito sa upper left corner ng screen ko, so this is 0, magbibilang ka ng like 5 pixels here. So nandito, nakikita ba yung ano ko? So that's the start, 5, and y value is 30. So around dito. Therefore, 530 x1 y1 value will start its first line from this particular point. Now, the x2 y2 is actually the same, pero dito lang siya sa mag-i-start siya dito kung saan yung ilalagay ko yung x value natin and the same y value. Nagets ba? So talaga magkakaroon tayo ng two different points kasi two different coordinates ang gagamitin natin. So 5 and 30, tapos dito around 380 and 30. Pareho. Diba? So, i-run natin yan. Tignan natin. Ayan. So, basically, what I did here is to create a line. Very basic. Diba? We created a line. The first start of the point is here. So, this is 5. Tapos, 30. Nandito. So, kung try ko nga mag-screen magnifier kung nakikita yung ano ko. Screen or magnifier na lang. Para at least maintindihan natin maigi yung... Ito. Diba? So, ganyan siya. So, this is 5. Tapos, this is 30.
Okay? Oh, nasaan na yun? Ayan. So, that's simply line. So, kung gusto nyo gumawa ng multiple lines, all you have to do is to simply check kung saan nga ba ang coordinates ng isang specific line. Basta, you have to be very familiar with the Java coordinate system na meron tayo or diniscuss ko sa inyo nung last time. Okay? So, do you have any questions so far? Wala naman, no? So, sige, kung may question lang kayo, go ahead and start asking questions lang sa public chat natin para masagot natin sila. Okay? Next here is for us to create a rectangle. So, first of all, let's set the color. This time, gawin natin siyang blue. Now, let's try to take a look at the drawRect method. The drawRect method also has four different parameters. X, Y, width, and height. So, basically, it will draw a rectangle of the specific or of the specified width and height. And the rectangle's top left corner is located at XY. So again, XY will now base from the coordinate or the Java's coordinate system. So kung saan mo siya gustong ipwesto. Only the outline of the rectangle is drawn using the graphics object's color. The body of the rectangle is not filled with the color. Kaya rin tayo gagamit ng fill rec later on. Take note, outline lang kasi ang draw rec. Ang fill rec is, from the word itself, fill. Diba? So, yun yun. Draw rect tayo dito. Draw rect. For the draw rect, I would like to start with 540. Diba? So, just simply below the line here. Pero same start siya ng coordinate ng x value ng line natin. So, 5. Tapos, ang 40 natin will simply just below of the line here. Yan yung start na coordinate natin. So, may idea na tayo kasi from 5 to 30, aware na tayo doon, di ba? And let's try to set the size. This is also in points, around 90 to 55, for example. Yung 90, the width, yung haba niya, 55 is yung height niya, pag ganyan. So, kung irarun natin yan, ayun. Ganun lang siya, di ba? So, we have here a rectangle na paganyan. Now, if you would like to fill this one, all you have to do is to simply copy the coordinates and just simply use fill rec. Pero, for the sake of this demonstration, pakita natin ang fill rec, pero itabi natin yung coordinates ni fill rec sa tabi mismo ni draw rec para makita nyo na mag-fill siya. Okay? The fill rec value here is 100. And 40, which is same value ng y-axis natin. And for the, it's 90, 55. Tignan natin. Yung height niya, main size ng rectangle niya. So, the size is still the same, diba? The size is still the same. Coordinates, however, changed. Kasi we changed the start of the coordinate into 100 instead of 5. Nanya, diba? So, 5, this is 5, this is 100 coordinate. So, ganun siya. Kung gusto ko naman palitan yung kulay ni, mag-set tayo ng color na color.magenta, for example. Ayan. O, diba? So, para makita nyo lang na pag pinalitan nyo ng kulay, possible din siya. Pero balik pa rin natin si blue. Para hindi tayo malito later on. That's draw rectangle. Now, let's also use what we call the fill rec. Okay? Or the fill round rectangle. Ito, dito tayo. And the draw round rectangle. So, it's actually the same with the draw rec. Pero the difference between this one is the addition of another parameter, which is the arc width. Now, for the draw rec method, we have here the arc width and the arc height, which determines the rounding of the corner. So, imagine a rectangle. Diba? So, may rectangle ka dyan. Tapos, yung rectangle mo meron ng rounded part na ito. So, ito yung i-determine natin kung ano yung magiging rounded part ng rectangle natin. We already know how to draw a rectangle
a very basic rectangle, but this time we will try to draw a rectangle with a rounded version. Okay? So, set natin yung kulay, bahindin natin, set color, color.cyan. Ayan. Fill round rect. And let's actually put here a value 195 to 40. 40 ba to? Okay, I think 40 pa rin to. So, x tapos y. Yeah, 40. That's x and y values. Now, for the width and height, I would like to create a fill round rectangle which is the same size of the rectangle earlier, which is 90 and 55. Now, for the arc width and arc height, gusto ko na yung arc width niya is the same lang, 50 and 50. So, halimbawa, 50 points and 50 points. And let's try to check and see later on kung maglalagay tayo, halimbawa, ng napakalaking value ng arc width and height, ano ang mangyayari. So, for now, if titignan natin yung value nito, ganyan na siya. Diba? The 50-50 round rectangle created a rounded rectangle which looks something like a capsule. Parang ganyan siya. So, kung subukan natin itong baguhin into 10, ayan, into 10 lang. Ayun. Nakita nyo ba yung difference? Ganun lang siya. So, napakaliit nung arc. Nung arc na part niya. Diba? So, ganun. So, subukan din natin kumuha ng 100. 100, 100. Ayan. Halimbawa. So, kung 100 per 100, run natin yan. Ayun. Kung 100, 100, parang naging oval na siya. Diba? So, parang chinit mo na. Nag-cheat ka na dito sa part na to. Kasi this is oval. This is a different method. Pero balik tayo sa 50-50. Para mas fair. Ayan. Now, let's try to create a fill. Okay. For the fill, ganun din ang fill natin ng rectangle. Pero just this time, of course, different lang yung magiging coordinates natin. So for the fill rec, so itatabi natin siya with the same value ng 90, 55, 50, 50. Or let's say this time 20, 20 na ang fill rec natin. Or ang draw rec, wala. Draw. Draw, round, rec. Fill na eh. Nauna ang fill kaysa sa draw. Which is okay lang naman. Okay? Ayun. So, kung napansin natin, ang draw, round, rectangle, ganyan ang produce yung output. Pero kung nakita nyo, since 0.20 ang tinype ko dito, hindi talaga naging visible yung arc niya. So, gawin natin tong 20 ulit. Ayun. Lakihan ko ng konti si J-frame. Yan, siguro ganyan. Okay na yan. Pansin nyo, no? So, that's draw rounded rectangles. Next is what we call the 3D. 3D rectangle. In Java kasi hindi halos halata and hindi din masyado nagagamit si 3D rectangle because we already know the look of what we call the 3D. Diba? Pero dito kasi sa Java parang hindi eh. Pero basically, it has a parameters of x and y, width and height, and this time, the Boolean. Ano nga bang ibig sabihin ng Boolean? Now, the rectangle appears raised when b is true and lowered when b is false. Only the outline of the shape is drawn using draw 3D rectangle. Let's try to check and take a look kung paano nga ba yung gagana. Okay. G dot set color color green. Tapos draw 3D rectangle natin into katabi ni baba lang siguro 5 pa rin ng x baba lang 5 and 100, 90 and 55. Tapos, si Boolean is true.
beta. That's the B value. Kaya natin. Kung anong itsura. Ni ganyan. Diba? Halos hindi obvious. Kahit na naka-false yan. Halos hindi obvious. Pero kung mapapansin nyo yan sa screen ninyo, pag kayo na ang gumagawa, parang iba yung outline. Parang mas makapal dito na part na to, tapos pa nipis dito na konti. It actually created a, hindi siya talaga three-dimensional piece, but rather like in the color gradient lang siya nag-ano, para masabi lang na 3D rectangle. Well, in Java, again, hindi naman to masyadong ginagamit. And most of the time, may iba talagang ano, may graphics 3D na tinatawag. Itong pinag-aaralan natin, out graphics. Ang next na discussion natin after this is 2D graphics. Okay? So, yun, iba yun. Ito, ganyan lang siya. Kung gagawa tayo ng fill rec dito, fill 3D rec with halos same na value, pero the ano lang, the positioning is different. Tapos gawin natin to false. Let's see what will happen. Ayun. So, kung napansin natin, kapag fill rec or fill 3D rec, halos walang pinagkaiba. Diba? Parang ganun din. Ewan ko. Parang ganun din talaga siya. Nag-fill ka lang talaga ng something dun sa part na yun. Diba? So, next, punta tayo dito sa, ano ba yung isang ano dito? Oval. Ito, oval na to. For the oval, we have an oval and we have the parameters x and y, width and height. It draws an oval in the current color with the specified width and height, and the bounding of the rectangle's top left corner is located at x and y, and the oval touches all four sides of the bounding rectangle at the center of each side. So, yung width and height ang magmamatter dyan para i-determine natin. So, para lang siyang, ano pa rin eh, para lang siyang rectangle, pero this time, oval ang itsura niya. Pero, yun nga, kagaya nga sinabi ko kanina, kung gagamit kayo ng rounded rectangle, makaka-create na kayo ng oval. So, 195, 190, and 55. Tapos, i-fill oval natin, which is 290. 190 and 55. So, let's try to take a look kung ano magiging itsura. Di ganyan. Ayun. Oh, di ba? So, ganyan lang siya. Ganyan ang oval kanina. Do you have any questions so far with the discussion regarding lines, rectangles, and ovals? It's very easy, di ba? And take note, yan, this figure below labels the arc width, arc height, width and height of a rounded rectangle. So, parang ito. Yung XY value kanina ng rounded rectangles natin. So, kung anong height and width ng arc mo, yun yung lalabas dito sa rounded rectangle. So, kaya nga tayo nakakreate ng parang oval-like shape earlier. It's because of this one, yung sa rounded rectangle, itong X and Y natin. Okay? Next part here is, sige, by the way, you take a screenshot muna pala dito. I hope nakikita naman, no? Yan, screenshot nyo na muna. Para at least may ano kayo. I-zoom in ko ng konti dito sa class para sure. Yan. Done. Tapos dito sa main method, done. Okay. So, I think pwede na tayo mag-proceed dito sa part ng arcs natin. So, we already know how to create a very basic Java program that uses lines, rectangles, ovals, and, you know, and rounded rectangles. So, this time, let's talk about what we call the arc. An arc is drawn as a portion of an oval. Yung ito, alam naman natin yan, di ba? Yung pag-ganun. Arc angles are measured in degrees and arc sweep, na tinatawag, from the starting angle through the number of degrees specified by their arc angle. And later on,
we will have this ARCS JPanel program in which I will demonstrate kung paano tayo gagawa ng isang program that uses the different ARC components that we have here. Okay? Now, the figure below illustrates two ARCs. The left set of axes shows... Oops, ano ba itong nangyari? Yan. Shows an arc sweeping from 0 degrees to approximately 110 degrees. So, from here, nag-sweep siya to 110 degrees. So, pag ganyan siya. So, from 0 to pag ganyan. Arcs that sweep in a counterclockwise direction are measured in positive. Counterclockwise. Okay, so pag ganyan. Tapos, the set of axes of, on the right shows an arc sweeping from 0 degrees to approximately negative 100, which is the clockwise position. Pag ganyan siya. Negative 110. Pag 110, from here, pag ganyan. Kasi this is 90, this is 110. Okay? Now, we have here the following methods in which we will use to draw an arc. And meron tayo ditong draw arc which has a parameter of x, y, width, and height. Tapos yung start angle niya. Kung saan mag-i-start yung angle niya. Okay, so let's create a program with a name of ARCS JPanel. Start tayo ulit. Ayan. Main method. Okay. Tapos dito, import natin yung mga gusto natin. So, java.out color import java.out.graphics oops and import javax.swing.jpanel tapos si swing din, which is jframe. Let's also extend the jpanel as usual. Mas padali talaga siyang gamitin. And inside the main method is where we will now instantiate an object. New JFrame. Drawing arcs. Yan. And let's set the default close operation into JFrame.exit and close. And of course, let's instantiate the JPanel program with a name almost the same, pero small caps lang. JPanel. And, add natin si ARCS JPanel sa loob ng frame. Let's also set the size into like around 500 by 300, I guess. It's okay. And the visibility as true. Let's make sure na gumagana siya, ha? Ayan. So, okay na. Double, ano, drawing double G pala yung ano ko. Ayan. So, after that, punta tayo dito sa class and let's call the paint component, which is very important. Lagay din natin dito sa super para tawagin siya. Ayan. Now, let's create here this part kung saan gawa tayo ng perfect circle. So, usually, the perfect circle here will start from 0, paikot ng 360 degrees. Pag ganyan siya, from 0 to 360 degrees. So, lagay tayo ng comment dito. Start at 0 and sweep at 360 degrees. Let's set the color. Ayan. color.red para makita natin ito color.red pero magdraw muna tayo ng rectangle kasi diyan natin ilalagay yung loob para makita nyo lang. So that's around 15 x, y is 35, the width and height is not really rectangle but rather a square kasi it's perfect. It's both 80 with each sides. Diba? So, that's the rectangle. Set tayo ulit ng kulay ng
bilog natin into black na. Yan. Now, for the draw arc, tignan natin maigi ito ha. For the draw arc, we have here the position. Take note ha, x and y is the position, diba, of the coordinates, the start of the arc itself. So, I would like to start the position of my arc 15 as x value, tapos 35, which is the same start nitong ito, nitong si x ng rectangle na to. Okay? Now, for the width and height, I would like to create a perfect circle which is the same size ng rectangle na create natin, which is 80-80. Yan. And for the sweep, sabi ko nga, since mag-start tayo dito, for the sweep, I would like to have a sweep of 360 degrees. So, pag-anun siya. Paikot. So, from 0 to 360. Start angle, tandaan nyo to ha, this is start angle and end angle already. And let's run the code. Tignan natin. Oh, bakit walang nagpakita? Bakit kaya hindi siya nagpakita? Yun, may error tayong nakikita dito sa aking part na to. Ah, okay. Create breakpoint. Stack overflow. There is actually no problem with the code. However, yun, nagkakaroon tayo ng na usually na-experience ko talaga to minsan eh. Yung ganito na part ng program in which nagkaka-error tayo paminsan-minsan. So, usually, ulitin lang natin. 0, 360. And, yeah, I know the problem dito. I would like to call the paint component G. And, hindi paint. Super.paint lang kasi kanina, di ba? And, so, super.paint component. Ayun. Kita nyo na. So, that's starting from 0, which is the 15. 15 is from here to dito. 15, tapos 35 dito. Tapos paikot. Okay, pero paano kung ganito ang itsura na gusto natin? So, this is like around 110 degrees pa ito. Itong example natin kanina dito. This is starting from 0 to 110 degrees. And let me put here a comment. Start at 0 and sweep at 110 degrees. So, set natin ulit si color natin into red. Color that red. Tapos si draw rec natin into 100 na yan. Tapos 35 pa rin yung value. Tapos same para maging square. Let's also set the color into color that black. Okay. Tapos, i-draw natin si arc. Okay. For the arc here, same lang yan. Halos pareho siya. Halos pareho siya ng value. 35 ni rectangle. 80-80. Pero this time, yung starting natin ng angle is 0 and ending angle natin is 110. So, if that's the case, sabi nga kanina dito, kapag positive ang end angle mo, counterclockwise yan. Diba? So, hindi siya paganya. Paganun ang start. So, from 0 to 110. Hindi, kasi pag dito ka mag-i-start, dito ka dapat mag-i-start. 0 to 110. So, ganun siya. Ayun. Diba? So, kung gawin natin itong 90, halimbawa, kung 90 naman yan, ayun, kalahati lang. Diba? So, 110 yan. Next is for me to demonstrate this part, which is actually a, pagano na siya? Dito pala, ka-clockwise na to eh. This is clockwise, so this is negative 270 degrees. So, start tayo sa 0. And sweep at around
negative 270 degrees. Set color into red. Draw rec into ang draw rec natin this dito is 185, yung value 8080. Set color is black ulit, color that black. Draw arc natin is 185, same lang, 35, 80, 80. Pero this time, 0 and negative 270. Ganyan. So, para makreate natin yung pag-anun lang. Ayun, di ba? So, ganyan siya. Now, let's try to use the fill arc here, itong mga to. It's the same concept, pero this time, ife-fill niya lang yung arc niya. So, parang yung gagawin natin dito, which is g.fillArc, and let's have a position of 15120, 8040, tapos 0360. Paikot, pag ganun. So, we are expecting, what's the last color na ginamit? Black. So, therefore, this should be black. Ayun. Pero dito ako nagtataka eh. I think ang problema nito is eto, 80. Kasi di siya nag-perfect circle kanina eh. Ayan. Di siya nag-perfect circle kanina. So, kung perfect circle yan, ganyan. 80-80, it should be the same. Okay? So, ganun din. Kapag kagagawa tayo ng parang half na fill arc, the value is 100 by 120 by 80 by 10. Let's start the start angle from 270 to negative 90 degrees. Tapos 80-80 para makita natin yung itsura niya. Ayun. So, take note ha, nag-start ako sa 270 degrees, which is dito. Dito, kung titignan nyo yung PDF natin, nag-start tayo dito, pinakababa, 270 degrees. So, yung 0 kasi, dito yun mag-i-start sa may right side ng plane natin. So, 270, tapos nag-end siya ng 90 degrees. Since negative yan, negative 90, meaning clockwise. Diba? Pag clockwise kasi, from the clock itself, paikot lang na paganyan, pakaliwa. Pero pag counterclockwise, positive yan. So, kung tatanungin ko kayo later on, the start angle is 270, pero ang end angle is positive 90. Where do you think is the output of this one? Pagka ganun. So, 270, diba dito, plus 90. Ibig sabihin, nandito na siya, plus 90. Nandito na sa may kabila lang neto, just simply the mirrored side of the arc itself. Now, another arc here is ito, yung parang kabaliktaran. From that alone, it will always start from 0. So, from 0, paikot, pero pa-clockwise siya eh. Pa-clockwise, so pa-ganun siya, pa-kaliwa. So, that's negative 270. So, 185, 120, 80, 80 by 0, negative 270. Ganun. Oops. 0185. Ayun. Okay, nagets nyo? So, ganun siya. Ganun lang ang concept ni arc. Very, very simple. And it's actually very useful, especially kapag gumagawa kayo ng mga complicated lines. And one of your activity is actually for you to create some particular shapes na ma-challenge kayo. Diba? So, talagang gagawa kayo ng particular. Pagkocombine ninyo kasi lahat eh. Dun sa activity ninyo later on. So, yun yung mangyayari dyan. Sir, kahit di perfect yung size, sir, sa submission, okay lang po. Yes, definitely. Okay lang kahit na asymmetrical siya. Hindi naman ako ma-arte sa ganun. Okay, basta mapakita nyo na mukha talaga siyang stickman. Yan, ganun. Mukha talaga siyang isang chess piece. Diba? Mukha talaga siyang isang musical instrument. So, kahit hindi sakto,
Kasi ang guitar, di ba, sakto yan. Pero mahirap eh, mahirap ang guitar. So mag-isip kayo ng isang musical instrument na madaling i ano. So di ba, eh, kayo bahala doon. Okay? Any more questions? Bago tayo mag-proceed sa next part. Oops. Sige, screenshot nyo na ito habang ano. Screenshot. De, ito na lang muna. Yan. And the main method. Okay. Now, this part of the module 2, we'll now discuss the different polygons and what we call polylines. When we say polygons, these are closed multi-sided shapes. Closed. Okay? Composed of straight line segments. So, you have here point 1, point 2, point 3, point 4. Tapos, pagkakinumbine mong ganyan, polygon na siya. Pag polylines are sequences of connected points only. And the figure below discusses the methods for drawing polygons and polylines. So, for example here, the polygon constructor, you have the following methods as well, the add point. Tapos ito, mamaya, i-discuss natin yung isa-isa. Kung saan nga ba yan. I have here an example program, which is the polygons JPanel program. A very simple program in which for you to understand kung ano abang ibig sabihin or paano nga ba gumagana ang isang polygon. So, let's go ahead here. Tinanggal ko muna yung code ko. Let's recode everything para mas maintindihan natin. Okay? Polygons JPanel. Blender run by Java. Yung 3D, actually, may graphics 3D eh. So, there is a code in which pwede kayong maglagay ng 3D object sa loob ng Java. Kasi nga, ang Minecraft, di ba, ginawa sa Java. So, yeah, it's possible. This is actually the start. Tapos, yung nakikita nyong interfaces doon, those are just simply draw strings methods sa Minecraft. Okay, so start tayo. Public class polygons JPanel. Extend agad natin. JPanel. Static void main string. Args. Tapos, import na natin itong mga to. Okay. So, number one, let's import the graphics. Number two, let's import the polygon and the JFrame and the JPanel. Yan. Okay. So, sa loob ng main method natin, of course, pinakamadaling gawin pag-instantiate ng JFrame. So, we have been doing this like quite a lot na. So, I guess, kabisado natin kung paano gumawa ng JFrame. Exit and close. Tapos, polygons JPanel. Polygons JPanel is equal to... Ayan. Frame.add polygons JPanel. Let's add the size. 280 by 270. Oops. Let's also set its visibility in the true. Okay. So, that should work. Okay. So, meron na, di ba? Punta tayo dito. Public void paint component. Okay. Graphics G. Oops. Let's call the super paint component G. Alright. So, this time, gagawa kasi tayo ngayon ng program na gagamit tayo ng polygon. Now, the very first thing that you have to at least do is to create or instantiate the polygon object. When we say instantiating the polygon object, okay, so gawa tayo dito ng draw
polygons with polygon object. Yan. So let's instantiate the first polygon, which is we are trying to call the polygon object, which we imported from here, diba? And we will try to name that as polygon 1. So this time, maglalagay tayo dito ng polygon na object in which ang tatawagin natin sa loob ni polygon, take note ha, it will construct a new polygon object and so far, it doesn't contain any points for now. But then, if you would like to place a value here, you have to indicate or you have to create a Java, an array, Java array, x values and y values. So, ang xy pala niya, magiging array. Lalagay mo siya sa array, i-store mo siya sa isang array. And, for the third here, which third parameter, is the number of points. Now, for the number of points here, yan, the polygon has number of point sides with each point consisting of an x coordinate from x values and a y coordinate from y values. Therefore, kung ilan yung ilalagay mong number of points should match exactly the same with the number of x values in array and the number of y values in array as well. Okay? So, lagay ko dito for now is x values, tapos y values. Now, I would like to create first a 3. 3 number of points. So, tatlo muna. Pero take note, nagkaroon pa ng error si x values and y values kasi wala pa tayong dinideclare na variable x values and y values. Diba? So, let's add here an array x values with the following. Tapos, lagay din tayo dito ng array na y values with the following values. Ganun siya. So, since tatlo yan, ang lagay kong points dito, unahin muna natin. Halimbawa, let's simply create a point in which gayahin lang din natin to. Dito muna. Ito, itong point na to nakikita nyo. So, those points are, let's for example, the x value is 20 and the first one is 50. Okay? So, the first is 20 and the second is 50. So, kung imagine niyo, titignan nyo yung Java coordinate system nyo from 0, tapos 20 na x and y value. Nandito yung first point ng polygon natin. Pero ang sabi ko kasi, tatlo muna. Diba? 3 number of points. So, gawa ulit tayo ng panibagong value dito, in which is 40. Tapos, dito is 50. So, same sila. Yung y value niya is the same. Pero, yung x value niya ang magkaiba. Kung titingnan natin kasi yung example dito, ayun siya, magkadikit. Diba? Magkadikit siya dito. Halos magkadikit. Ito, itong part na to, tapos itong part na to, halos magkadikit. So, this is 0, this is 20, ito, tapos 50, tapos 40 and 50. Tingnan natin kung ganyan na magiging sample niyan. Pero, ilang kasing number of points to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 lang ang nilagay ko. This is only for demonstration purposes muna. Okay, so this is 3. Let's try to add another point, which is 50 and 60. Kung i-run natin yan, we should expect something like an output which looks like, bakit wala? Ayan, di ba? Bakit wala? Bakit kaya walang nagpapakita? Let's try to check and see kung meron nga bang error sa ano natin, sa code natin. So, kasi sa ngayon, wala pa, di ba? So, sa ngayon, wala pang output. Pero wala ring problema sa code natin. That's actually the problem because the code is still incomplete and it doesn't seem to have a 3 polygons. Tignan natin kung 4. Okay, tignan natin kung 4 ang polygons natin or polygon values natin. 30 and 80. Halimbawa kung ganyan. Okay, wala pa din, di ba? The problem here is actually because we are still missing another method that we need to add in our program in order for us to show the polygons in our JFrame. Doon tayo nagkaroon ng problema. Doon tayo nagkakaroon ng error
not really an error, pero missing method. Diyan ko ngayon i-introduce yung tinatawag natin na draw polygon. Ayan, yung draw polygon ng method. The draw polygon method here will just simply add the polygon that we have created, the object polygon that we have created with the values that was actually declared earlier. So therefore, gamitin natin to. So we have G, si draw polygon. Tapos sa loob nito, ilagay lang natin si polygon 1. As simple as that. 'Di ba? So kung i-run natin 'yan, we should expect an output something like this. Ayun. Diba? Paano kung tatlo ulit? Gawin ko ulit tatlo ito. Tingnan natin kung magiging triangle yan. Yun yung purpose natin kung bakit ko muna ginawang 3. Diba? And take note, yes, it created a triangle kapag 3 points lang yan. Kapag 4 points, definitely, makaka-create kayo ng ganyan. So, you can eventually create a shape which is actually a hexagon. Diba? So, tatantyahin nyo lang kung nasaan yung mga shapes, yung positioning ng coordinates niya. So, kung titignan nyo maigi dito, ganyan na. Ganyan ang itsura niyan, pag 3. So, kung maglalagay pa ako dito ng iba pang values or iba pang position ng coordinates, say for example, 20 by 80, 15 by 60, tapos ang points natin is 6, it will automatically create a polygon with 6 sides. Depende kung ano yung sinet mo dito. Yan. Kung ano yung sinet mo dito na size. I mean, na position sa coordinate system. Ganun siya. Nagets ba natin yon? Yung part na yon? Diba? So, ang technique lang dito, tantyahan. Oo, talagang tantyahan po ang mangyayari dyan. Okay, create pa tayo ng isa pa. Limbawa, gawa pa tayo dito ng another polygon. Pero this time, instead of us instantiating an object na polygon 1, diretso tayo agad with array. Pero this time, gawa tayo ng polylines with 2 arrays. Ano ibig sabihin ng polylines? Polygon siya pero point lang. Isusulat niya. Okay, so G draw polygon polyline. And with a value of x values, oops, pero this time, x values 2 and y values 2. And the same with polygon, it has a parameter which also included, including the what we call number of points. So this time, gawa tayo ng number of points na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that's actually 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I think this is still 7, pero pareho lang ito. So mas makapal. Okay, 7. And create an array with an x values 2. And an array which is y values 2. Napaganyan. Now, for the first part here, let's try to create here a 120 position to 40. So 120 ang x niya is nandito na. X. Tapos 40. Hindi, wag na lang 'to. Gawin kasi kung 120 dito tapos 40, ito na pala yung sample na 'to. Ito dapat. So that is around 70 by 100. So this is 70 100. So, nandito ang first point natin. Siyempre, kung irarun po yan, tignan mo ha, kung irarun natin yan, of course, wala pa talaga. Diba? Wala pa talaga tayong makikita kasi nga, kulang pa yung ginagawa natin. So, x values, y values, and so on. Next here is, let's create another thing, which is 70 by 100. Tingnan natin. Oh, nawawala ulit sila. Ano nangyayari? Bakit nawala na naman sila? Nagkakaroon ng bug ang aking system. I think kailangan ko munang i-restart to. Restart ko muna yung IntelliJ ko ha. Ayan.
Kasi nagkaroon ng bug sa loob mismo. JDK yun. So that should work, of course. So, ito ha, sinusubukan natin i-recreate to. You are just simply following this part, ito. Importante kasi dito talaga yung coordinates eh. So, if you know how to create the coordinate systems, that will be very easy para sa atin. Bakit ayaw na mag-open ng IntelliJ ko? Ayun. Wait lang natin. Ayun. Tanggalin ko muna to. Antayin lang daw. Ayan. So, try natin i-run muna yung una. Itong first shape natin dito. La, bumagal. Ayun. So, meron. Ngayon, gawin natin si, balik natin si second shape natin, which is the int x values 2 and int y values 2. Now, we have here 7 number of points. Sige, i-7 ko na nga rin yan. 180, 70, 65, 60. This is 110, 110, 130, 110, 90. 60 by 90, 65 by 110, 100 by 110, 80 by, okay. Ayun. Ganun siya. So, hindi talaga magpapakita yon kasi ang number of points na nilagay mo for polyline is still 2 earlier. Pero kung naglagay ka na dito ng number of polylines, which is 7, or the exact number dito, of course, magpapakita na yan. Okay. So, parang ito, this is polyline. Gawin natin naman ito, itong part na to in which this looks like a triangle, pero it's a polygon with 4 shapes, pero, you know, 1, 2, 3, 4, 5. So, fill naman yan. Fill polygon. So, gawa tayo ulit dito ng g fill polygon x values 3 y values 3 and this time 4 shades naman siya or 4 different shapes na. Tapos, create tayo dito ng x values 3 int y values 3. Oops. Okay. So, madali lang to kasi ano lang to eh, fill polygon lang. Ang pinaka-importante dito is simply the position ng coordinates mo. That's what you, that's actually the most important thing that you should know. Yung saktong position. Ako kasi honestly ha, nung pag gumagawa ako ng program na or nagda-drawing ako ng something, talagang ginagamit ako pa ng Photoshop. Maraming grid system sa Photoshop. Tapos, activate ko lang yun. Activate ko yung grid system. Bibilangin ko isa-isa yung bilog niya. I mean, yung square niya doon. So, doon ko ilalagay yung position ng points ko dati. Tapos, saka ako i-coconnect sa Photoshop na pa isa-isa para makakreate ako ng ano. Yan. So, binigyan ko kayo ng idea kung paano gawin yun. So, you can actually set the grid system ng Photoshop. Depende kung ano yung size ng frame mo. Just simply, especially for those people who are using Photoshop, just change the canvas into pixels rather than inches. Diba? So, gawin nyo lang siyang pixels para pag nag-create kayo ng, para ka lang nagpi-pixel art, basically. So, each pixels kasi sa Photoshop corresponds to point. So, sa Java, ganun din. So, yun yung ginagawa ko dati eh. So, kapag gumagawa ako ng code, na may coordinate system, pinopotoshop ko muna talaga para makita ko yung positioning ng lahat. Okay? So, there is also a way for us to, you know, let me introduce another way for us to create a polygon. Pero the easy way. Ito. So, gawa tayo ulit dito ng object. Ito kasi, nakaka-create kayo ng polygon, pero given the, you know, the array values. Pero kung nagta-trial and error kayo,
pwede nyong gamitin to. Let me introduce to you what we call the add points method. So this time, let me add here a polygon 2 object with a, yan. Paganyan. Tapos, gawa tayo ng fill polygon. Ilagay natin si fill si polygon 2. Did you know guys na instead na gumawa kayo ng array, mas mahaba nga lang ito, pero pwede kayo kasing gumawa ng add point. Ayan. Yung add point, it's simply a process in which will simply add a polygon depende kung ano yung point na nilalagay mo dito. So for example, I'm trying to put the following points here and run them. Let's see what will happen with the fill polygon. I mean, fill polygon naman. So, kulang pa kasi dadalawa pa lang yung point natin. So, alam naman natin, pag ang dalawang point ng fill, x and y values lang, line pa lang yan. So, gawa tayo ng pangatlo. Polygon2.addPoint, which is 270 by 200. And let's run that. Yan. So, pagkanyan lang siya, di ba? Ayan. Naka-triangle na tayo. So, depende. Bahala po kayo kung ano ang gusto nyong ilagay dito na depende sa magiging purpose nyo later on kung ano ang, you know, ano ang magiging positions ng mga values ninyo dito sa add point. So, which do you guys prefer? The array or the add point? Ako, I preferred array based on my experience kasi mas maiksi yung code. Although, yun nga lang, mas matagal siyang i-formulate. Unlike kapag ka add point, pwede ka kasing mag-trial and error all this time. Diba? So, yun. Yun yung add point naman. Any questions so far with polygons? May question ba tayo? Sige, magtanong lang kayo. Kung may katanungan, mas magandang magtanong nga lang na magtanong eh. Para mas maganda. Wala kayong tanong. O sige, picturean nyo muna nga itong ano natin. Itong code natin for the first part and second part. Itong draw poly panel program, medyo mahirap to eh. Kasi may computation na yan. Pero papakita ko lang sa inyo kung paano siya gumagana. Yan. Tapos yung main method. Malapit na rin pala tayong matapos eh. Just 3 programs left. Okay. So, let's try to recreate this draw poly panel naman na ano natin. Although this draw poly panel uses actually a certain computation, yung mga math dot cosine na ano na na components or I mean methods sa Java. Okay? So, gawa tayo ng program ulit dito with a name of draw poly panel. This is for the purpose na makagawa tayo ng program with this kind of sample. So, import java.out.container, import java.out.graphics, tapos si java.out.polygon. Oops, yun lang muna. Sila muna ng tatlo. Draw poly panel extends J panel main string args. Ayan. Extends J panel. Siyempre, nakalimutan ko ilagay dito si javax.swing.jframe. Lagay din natin dito si JPanel. Okay. So, dito, as usual, let's create a new frame. Frame that's set size. Lakihan natin by 350 by 250. Tapos, let's set the title. Although, pwede nyo, yeah, para maalala nyo na pwede dito. Although, pwede nyo siya ilagay dito sa draw poly. Frame set title, tapos frame dot set default close operation into exit and close.
Let's also create a container here. Yung container natin dito, yung kung natatanda nyo yung discussion natin nung last sa CP12A, I introduced to you what we call the content pane. Pero pakita ko lang din sa inyo na pwede siyang gamitin. Yung content pane, si content pane na yan, dyan natin ilalagay si draw poly panel. Yan, para maiba. Diba? Tapos frame.show natin. Oops. Frame.show. So, in-add ko siya. I think may kulang pa ako dito. Set default. Tanggalin ko na lang itong set default operation. Paltan ko ito ng window listener agad. Add window listener. Hindi ko na ito diniscuss pero para aware lang kayo. New window adapter. Ayan. Oops. Lagay na ako ng window adapter dito. Lagay ko na rin dito is import event.window event. Ayan. Add window listener siya. So, pag-click lang natin yung X. So, basically, this is the JFrame exit on default operation. So, new window adapter. Ayan. So, meron na ako niyan. Loob neto. Yung para ka lang naglalagay din ng basically ng ano eh, ng listeners. Ito pala yun. Frame.addWindowListener public void window window closing tapos window event e. Yan. Diba? Pinahaba ko lang eh. Pero basically, this is the default close operation. Pinahaba ko lang talaga. Pero this, yan yung default close operation. Para makita nyo lang na pwede ka maglagay ng listener and event sa windows natin. Ayan. Punta tayo dito sa class natin. Public void pane graphics g yan super that pane component g. Let's create here a polygon yan object pero i-draw rin kasi natin yan. So pagka na-create tayo ng polygon p, i-draw rin natin yan later on. So, we already know that we can add points individually sa polygon natin. And, if you want, but if you want to have an exact, ito parang ito, very exact, di ba? Napakasakto yung positioning kasi ng polygons dito, ng points na to. So, if ever you want to have an advanced knowledge on how to use the math.cosine, yan, math.cosine method in Java or the math functions in Java, you can go ahead and do that as well. Pero, again, this is only an example for us to have a better understanding kung paano nga ba gumagana ang math functions. So, limbawa ito, kung mag-add ako dito ng point, I can just simply typecast anything na gagawin ko dito. Yan, itatypecast ko siya. So, I have here the 100 plus 50 multiplied by the math cosine I. Hindi, wag muna ito. Maglagay muna tayo ng for loop dito. So, for every points, ayan, for every points, I would like to have a 5, maximum of 5 points naman ng Java. I mean, ng polygon natin. So, for every points, I'll start from 0. And end from 4. Tapos, lagay tayo dito ng p.addPoint. I would like to typecast everything kasi I am using math functions. So, automatic. Ang pinuproduce ni math functions kasi are double. So, in this case, this is 100 plus 50 multiplied by the math cosine of the first value multiplied by 2 multiplied by 3.14
divided by 5. Alam ko, nakakalito na to ha, pero kayo mag-alala. Hindi naman to kailangan. Pinapakita ko lang sa inyo na possible. Int. Tapos, this is another 100 plus 50 multiplied by the math that sine I multiplied by 2 multiplied by the math that pi divided by 5. Okay, and let's see. Tignan natin kung ano ang puproduce na ito. Ayun. Ang produce niya is basically the pentagon, which has an exact or equal amount of polygons. Okay? Kumbaga, kung medyo advanced to eh. Kung gusto nyo lang mag-produce talaga ng very exact amount. Kaya nga tinatanong nyo kanina, diba, kung kahit kung perfect ba yung size, okay lang. Sabi ko kung kahit hindi perfect, okay lang. It's the reason is because of this. Yan. Kasi may mga calculations tayo na i-consider. Kung gusto nating i-produce tong spiral na to, halimbawa, it's also a different story. Kasi, for the spiral, it's also another calculation that uses the math functions. In which, pakita ko lang sa inyo para alam mo yun. Hindi kayo mag-worry. Pero hindi nyo naman talaga to kailangan, hindi naman to talaga kailangan magamit sa coding natin. Pinapakita ko lang na kung gusto nyo mag-produce ng very exact oof math, sabi ni Ruben. Alam mo yun, yung exacto talaga na values. Pwedeng-pwede. And yeah, programming and mathematics are just simply the basics of computer science graduates. Kami po, your Sir Clemente in animation, he's also a graduate of computer science. So, we were classmates before. And so, magkaklase kami dalawa noon, no? Animation teacher niyo. So, tanungin niyo siya, talagang babad kami sa math pag-comsci. So, yung mga magko-comsci dyan, dapat love nyo ang math. So, double T is equal to, ano ba to? T, yung value ni T. Okay. Tapos si I, which is 360, yung paikot niya. Tapos, every time I'm adding a point, okay, we'd like to typecast that into 150 plus the value of 50 sa position natin multiplied by the value of t multiplied by the cosine of 8. Oops. Ito kasi yung ano lang yung angle to ha, angle t. Math that pi. Ayan. Math that pi. Okay. Tama naman ako. And the second value here is another typecasted method, which is sa loob niyan is the value, yung inner circle niya naman, 150 plus 50 multiplied by t multiplied by the math. This time it's the sine. 8 times t multiplied by math dot pi. I love this. Tama ba? 150 times. Okay. Tingnan natin. Kung anong itsura niyan. Dapat paikot na yan. Yung gaganyan-ganyan na. O, diba? Hindi nagpakita. Kasi may kulang pa ako. Ano nga ba yung magiging kulang ko dito? 50-50. Draw poly. Ayan siya. Diba? So, it produces an output something like that in which will automatically calculate the polygons. Pero this time kasi sakto eh. Take note, it is still a polygon pero pabilog siya. Circles are still polygon. Pero syempre, saktong points yan. Pag gumaganyan yan, umiikot yan ng gumaganyan ng gumaganyan. Kaya nga siya 360 oh. Diba? Kaya siya 360. So, dyan yan.
No, don't worry. Dito kasama sa ano. Pinakita ko lang kung gusto niyo lang talaga magkaroon ng exact na value. Kailangan niyo talaga. And I'm just simply showing you the power of Java and math functions. Kung napansin niyo, hindi ko talaga tinuro ang math functions ng Java programming kasi malalim ang math functions. Pero yeah, I think in finals magkakaroon tayo ng mga math functions, especially pag gusto na nating pagalawin 'to. Halimbawa, meron kang line na gumaganyan. That's threading. Threads. So, there is still a mathematical computation para doon. And if you are an aspiring game developer, it's a must. By the way, pagka aspiring game developer ka, napaka-ganda po na matuto ng mathematics sa Java or any programming language. Yun nga lang, nakakaiyak talaga. Pero okay lang din. Para alam mo, para masanay tayo. Math is my weakness. It's okay. Ganyan po talaga. So Ruben, are you planning to take IT or computer science after senior high school? Oh, sige, i-screenshot nyo to ha, itong program natin na to.